What's up mga Poparts? Isang magandang araw na naman sa ating lahat. Sa mga nag-subscribe na, welcome back sa aking channel. At sa mga bago pa, welcome sa aking channel. Bago ang lahat, papasalamat muna ako sa mga tao siyempre na nag-subscribe, nag-like, nag-comment. Isang malaking-malaking bagay na yun para sa akin. Siyempre, para at least ganahan tayong mag-upload pa ng mga may kabuluhan or wala, basta masaya tayo. Yun lang. Okay? At ngayon, siyempre as usual, since weekend, so ang gagawin na naman natin ay magluto. Siyempre, paborito nating ginagawa dito ay magluto. So ngayon, ang recipe natin ay braised pork or sa amin Bisaya, humba. At hindi lang braised pork or humba ang lulutuin natin. Magdadagdag din tayo ng isang hiwa ng salmon fish steak. Oh, yun. Salmon fish steak. So, tunti lang. Basta ito, pakita ko kung simple lang naman to. Simple lang ang pagluto nito. Gaya ng magluluto ka ng steak. Ganun lang. Bawang, butter, pepper, saka kunting asin. Yun lang. Tapos. So, sige. Samahan niyo ako. Ha? Tana! Mga Poparts, ito yung ingredients para sa salmon fish steak natin. So ngayon, ang una natin gawin ay i-season muna natin yung isda. Lagyan muna natin ng black pepper, asin, at yung optional nating ingredient na garlic powder. At i-rest lang muna natin siya ng mga siguro 3 to 5 minutes para mag-soak yung lasa nito. At ito naman ang ingredients natin para sa ating braised pork or humba. So bali, pinakuluan ko na to ng mga siguro 15 minutes na. So ngayon, medyo malambot na to at pwede na natin ilagay yung mga sangkap. Ngayon, pangunahin natin yung bawang o garlic. Sunod natin yung sibuyas. Ngayon, sunod naman natin sa paglagay yung garlic powder. At isunod natin yung black pepper. At alam nyo ba mga Poparts, sa ganitong klaseng putahe, masarap pag maraming black pepper yung lagay natin dahil sa may kunting tanghang. Iba-iba yung sarap pag may marami yung black pepper na ilagay natin. Ngayon, ilagay na natin yung suka or vinegar at ang toyo. At isunod din natin yung oyster sauce. At dahil to is to, nilagyan ko ng Worcestershire sauce. Ito yung nagbibigay ng kakaibang lasa para sa dish na to. Ngayon, tatakan natin ng calamansi extract. Ngayon,
At syempre, ang aking paborito, naglagay ako ng paprika. Pero optional lang to. Haluin mabuti para mag-mix yung mga sangkap at takpan. At hayaan lang itong maluto. Or siguro, hayaan mo ng 30 to 45 minutes or hanggang lumambot yung karne. So after ng mga 5 minutes, ngayon ilagay ko na yung black beans. At ang pang-finale ay ang asukal. So, bali dito, ang nilagay ko ay brown sugar. Dahil sa dish na to, kailangan may kunting tamis. So, kailangan natin ng asukal. Ngayon, magluluto naman tayo para sa ating salmon fish steak. Ngayon, papainit tayo ng butter. Dahil ito yung gagamitin natin para sa ating steak. Dahil mainit na ang ating butter, ngayon ilagay na natin yung ating salmon fish. Meanwhile, say hi, Paparts. Say hi to you, Paparts. This is my pop. This is my Paparts. Ito yung Paparts ko. Huh? Paparts 1 and Paparts 2 combined. Paparts. Oh, ano? Say hi. Say hi. Say hi. Yun yung partner ko sa kainan, no? Oh, oh. Wala pang kain yan. Say hi. Say hi! Hi! Oh. Say hi sa mga paparts mo. Hi, paparts! Hi, mga paparts! Hi, mga paparts! Oh! 3,000 whoop-hoos later. Ayan, luto na ang ating salmon fish steak.
at luto na rin ang ating braised pork or humba. So mga paparts, kain na tayo. Tara! So, yun lang mga paparts. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video uli. See ya!